Super afternoon mga batang Superbook! Ako nga pala si Ate Cindy and I'm your super host for today. And welcome once again sa Superbook Academy. Alam ko na bless kayo sa nakaraang pag-aaral natin sa Superbook Academy. Ngayon, samahan niyo kami ni Gizmo na maglakbay sa panahon at tingnan ang mga signposts na tumutukoy sa buhay, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Excited na tayo mga batang Superbook! Tara, manood na tayo! Ang Biblia mula sa Genesis hanggang Pahayag ay tumutukoy sa isang lalaking magbabago sa buong mundo. Ang anak ng Diyos na si Jesus. Samahan niyo kami maglakbay sa panahon habang inaalam natin ang mga tanda na tumutukoy sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Kristo. Sige, Gizmo to! Nakafocus tayo ngayon sa kwento ni Jacob at Esau. Kinausap ng Diyos ang ina ni Jacob at Esau na si Rebecca at sinabi sa kanya na ang bunso niyang anak ay pagpapalain. Isang mas bata kaysa sa nauna, kaya maglilingkod ang mas matanda sa bata niyang kapatid. Ang ipinangakong yun ng Diyos kay Rebecca ay pagpapatuloy ng pagpapalang ibinigay niya kay Abraham. Diyos na pagpapala para sa buong mundo ay natupad matapos ang 20,000 taon mula sa ina po ni Jacob na si Jesus. Noong mga panahong yun sa Biblia, pinangangalanan ng mga anak base sa mga nangyari sa kapanganakan nila. Ang ibig sabihin ng pangalan ni Jacob ay kumapit sa sakong dahil nung pinanganak siya, nakahawak siya sa sakong ng kakambal niyang si Esau. Nakilala rin ang pangalang yun bilang Mandaraya. Daya mo! Isinasalarawan din ang pangalan ng layunin ng tao. Sinabi nung anghel kay Maria na pangalanan ng anak niya ng Jesus na ang ibig sabihin ay tagapagligtas. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Inihahayag din ang pangalan ni Jesus ang banal niyang layunin, ang iligtas tayo mula sa mga kasalanan natin. Nung mamatay si Jesus sa krus, binayaran niya ang parusa sa bawat pagsuway natin sa Diyos. Kadalasan, ang panganay na anak ang magiging tagapamahala ng pamilya. Panganay na anak ang nagmamana ng doble kaysa sa ikalawang anak. Siya rin na namumuno sa pamilya. Nakumbinsi ni Jacob si Esau na ibenta ang karapatan niya bilang panganay para sa isang mangkok ng sopas. Salin mo muna sa akin ang karapatan mo bilang unang isinilang. Niloko din ni Jacob si Isaac na ibigay sa kanya ang basbas nito na para dapat kay Esau. Noon, niloko ko ang aking ama para ako ang bigyan niya ng basbas. Nakuha ni Jacob ang basbas niya mula sa tao, pero hindi pa niya nakukuha ang basbas ng Diyos. Nagbago yon nang makipagtagisan siya sa Diyos. Joy, Panginoon! Nakapagbunong si Jacob sa Panginoon! Matapos ang labanan, pilit niyang hiningi ang basbas ng Panginoon at binigyan siya ng bagong pangalan. Ang ibig sabihin ng Israel ay prinsipe sa Diyos o nakipagtagisan siya sa Diyos. Ang ibig sabihin ng Israel ay prinsipe sa Diyos o nakipagtagisan siya sa Diyos. Nabago si Jacob mula sa taong nandaraya para makuha ang gusto sa pagiging taong umaasa lagi sa Diyos para sa kanyang pagpapala. Kung ang Diyos ay makapangyarihan, paano nagtagalat na naik si Jacob sa labanan nila? Madali lang, isinantabi ng Diyos ang kapangyarihan niya at nagkatawang tao para kay Jacob. Isinantabi muli ng Diyos ang kapangyarihan niya at nagkatawang tao siya nung mamuhay siya sa mundo bilang si Jesus. Ang magandang balita para sa atin ay ito. Hindi natin kailangan manloko ng iba para makuha ang basbas ng Diyos. Si Jesus ang tagapagmana, ang nagmamay-ari ng karapatan bilang panganay mula sa Diyos. Ito ang mahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. At sa pananampalataya natin kay Jesus, sabi sa Biblia, tayo rin ay magiging tagapagmana sa pamamagitan ni Kristo at lahat ng pagpapala ay matatanggap natin mula sa kalangitan. Binalaan tayo ng Biblia na huwag tularan si Esau na naging pabaya sa karapatan niya bilang panganay. Paig na ako. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Ang dapat, tularan natin si Jacob na laging uhaw sa Diyos. Binigyan siya ng gantimpala dahil sa pakikipagtagisan niya sa Diyos. Tatawagin ko ang lugar na ito na Peniel. Dahil nakita ko ang mukha ng Diyos. Tayo rin ay pagpapalain sa paglapit natin sa Diyos. Ang sabi sa Biblia, sa Hebreo 11:6, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos na siyang nagbibigay ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Thank you, Gizmo!
batang Superbook. Ganun pala ka-importante ang pangalan noon. Sa pangalan, nakikita ang purpose ng isang tao. Dumating ang anghel kay Maria at sinabing magsisilang siya ng isang bata at tatawagin itong Jesus. Nang ibig sabihin ay He Saves o Tagapagligtas. Tara mga batang Superbook. I believe this is the best time to pray. Let's close our eyes and feel the presence of our Lord. Dear Jesus, alam ko po na nagkasala ako. I am sorry sa mga nagawa kong mali. Hindi ko na po ito uulitin. Naniniwala po ako na Ikaw ay nabuhay, namatay sa krus, at nabuhay na mag-uli upang makasama ako forever and ever. Lord God, I believe that You are my leader and You are my Lord forever and ever. We love You, Jesus. In Jesus' name, this we pray. Amen. We hope and pray na may natutunan kayo sa araw na ito at tinanggap niyo sa inyong puso si Jesus as your Lord and Savior. Always remember that Jesus loves you. See you all next week, mga batang Superbook. Bye-bye!